Sa dystopian na mundong ito, ang lungsod ay kontrolado ng masasamang pamilyang Van Der Kooi. Isang beses sa isang taon, ang pinuno ng pamilya na si Hilda ay kumukuha ng 12 mamamayan na kinamumuhian niya upang lumahok sa The Calling, kung saan ang lahat ng 12 kalahok ay pinapatay ng live sa telebisyon. Si Boy ay isang bata na may napakasimpleng buhay sa piling ng kanyang weirdong ina, na tila bahagi ng rebelde, at ang kanyang kapatid na si Mina. Laging tumatambay ang magkapatid, sa arcade o simpleng nanonood ng TV habang kumakain ng cereal. Minsan gumagawa si Mina ng mga kabaliwan na plano para sa hinaharap, tulad ng pagnanakaw sa bangko upang makatakas mula sa kakilakilabot na lungsod na ito. Mahilig din silang pumunta sa estatwa ni Hilda at inilalabas ang kanilang buong kamay bilang pagpapakita na naiinis sila sa kanya. Sa kasamaang palad, kalaunan ay napili ang magkapatid para sa calling at kinailangang panoorin ni Boy ang kanyang pamilya na pinapatay ni Hilda. Nagkaroon din siya ng pinsala at iniwan para mamatay sa kagubatan. Hindi nagtagal ay nahanap siya ng shaman at inalagaan siya hanggang sa gumaling, bagaman ang isang pinsala ay permanente, si Boy ay bingi at pipi na ngayon. Hindi rin niya maalala kung ano ang boses niya dati, kaya ginagamit niya ang voiceover ng paborito niyang video game sa kaibuturan ng isip niya. Mula noon, sinimulan ng shaman ang pagsasanay kay Boy upang isang araw ay mapatay niya si Hilda at makaganti. Kasama dito ang lahat ng uri ng pagsasanay, martial arts, pagsasanay sa lakas sa pamamagitan ng paggulong ng ulo ng rebulto sa burol, at pagsasanay sa armas. Si Boy ay laging inililibing sa putik ng matagal at gumagamit ng bamboo stick upang huminga, at ang mga insektong gumagapang pababa sa stick bilang pagkain. Kapag umaalis siya sa putik ng masyadong maaga, pinapagalitan siya ng shaman at muling inililibing. Ginagawa rin ni Boy ang lahat ng mga gawain sa kanilang tahanan at nakikipag-hangout kasama ang mga natatanging kaibigan, na walang iba kundi ang 2 salagubang. Ang shaman ay nagtatanim ng sariling pagkain at ito ay hindi gaanong sapat, na ikinadidismaya ni Boy. Sa ilang mga gabi, ang shaman ay gumagamit ng droga na nagdudulot ng halusinasyon kay Boy at muling binabalikan ang mga dating alaala upang hindi niya makalimutan ang kanyang layunin. Gayunpaman kadalasan ay nakakakita siya ng mga kakaibang bagay na gumagalaw sa paligid niya. Minsan ay pumupunta si Boy sa lungsod upang magsanay sa pagbabasa ng paggalaw ng bibig ng mga tao sa paligid, at kapag may nang-iistorbo sa kanya ay ipinapakita niya sa kanila ang isang maliit na piraso ng papel na nagpapaliwanag sa kanyang sitwasyon. Palagi rin niyang nakikita si Mina kung saan-saan dahil hindi pa rin niya matanggap na wala na ito. Sa paglipas ng mga taon, pinipilit ni Boy na abutin ang limitasyon ng kanyang katawan at lumaki bilang napakalakas na binata habang ang pagsasanay ay mas nagiging mahirap. Isang araw sa isa pang laban sa pagsasanay, nahuli niya ang shaman at malapit na niya itong matalo, ngunit sa sandaling iyon ay nagambala siya ng isa pang pangitain kay Mina. Agad na ginamit ng shaman ang pagkakataon na talunin siya at napagpasyahan na hindi pa siya handa. Pagkatapos, sinubukan ni Boy na magmeditasyon upang mawala ang halusinasyon kay Mina ngunit hindi ito umubra. Sa sumunod na pagpunta niya sa bayan, napansin ni Boy ang magandang binibini na nagbebenta ng bulaklak na nagbigay sa kanya ng isa at ngumiti ng nakakaakit. Sa kasamaang palad, ang matamis na sandali ay nagambala ng pagdating ng mga sundalo ng gobyerno, na nagsimulang hulihin ang mga tao upang kumuha ng 12 para sa susunod na calling. Habang ang lahat ay nagpapanik at tumatakbo, nagtago si Boy at pinanood sina Gideon at Glenn na sinamahan ang mga sundalo. Bahagi sila ng pamilyang Van Der Kooi at sa sandaling nakita sila, nag-trigger ito ng isang alaala kay Boy. Noong bata pa siya, nakita nila ni Mina si Gideon na pumasok sa kanilang tahanan para patayin ang isang rebelde. Matapos tipunin ang lahat ng tao sa plaza, nagbigay ng talumpati si Glenn para ipahayag ang 12 napili. Sinimulan niyang pahirapan ang isang pamilya at dahil dito ay ininsulto siya ng isang babae mula sa karamihan, kaya binaril siya ni Glenn. Naging sanhi ito ng pagkakagulo ng mga tao, kaya tinawag ni Gideon ang head enforcer na si June 27 para asikasuhin ito. Agad niyang iniligpit ang isang lalaki na may hawak na palakol, pinutol ang braso nito bago siya pinatay. Pagkatapos ay sinimulan niyang patayin ang bawat nagrereklamong tao habang ang kanyang helmet ay nagpapakita ng iba't ibang mga salita upang tumugma sa kanyang pananalita. Pinanood ito ni Boy habang ang kanyang mga mapait na alaala ay nag-trigger, ngunit pinigilan siya ng shaman na tumulong dahil hindi pa siya handa. Sa huli, 6 na tao na lang ang natitira para sa The Calling at pinagalitan ni Glenn si June 27, na tumangging mangidnap ng sinumang bata.
Pagkatapos ng pagtatalo gamit ang sign language, hindi sinunod ni Boy ang shaman at nagsimulang tumakbo sa mga rooftop upang habulin ang kaaway. Ang mga kaaway ay naipit sa trapiko, kaya nagtago si Boy sa likod ng isa sa kanilang mga sasakyan at pumasok sa trunk na may bangkay. Maya-maya sa bodega, lumabas si Boy at pinanood si Melanie na pinapagalitan ang kanyang mga kamag-anak dahil anim na tao lamang ang kanilang nakuha sa halip na 12. Pagkatapos ay sinabihan niya si Gideon na kumuha ng anim na tao sa kalsada para kumpletuhin ang itinakda. Biglang napansin ni Boy ang guni-guning mina sa tabi niya, at nakipagtalo sa kanya gamit ang isip, na naging sanhi upang mawala sa paningin niya ang kaaway. Sinimulan niyang pumuslit sa bodega habang nauuna ang guni-guning mina, na nagkukunwaring ninja. Nakalimutang hindi siya totoo, sinunggaban siya ni Boy upang iligtas siya mula sa isang paparating na kariton at nakita siya ni Glenn, na ipinadala ang mga gwardya upang tugisin siya. Tumakbo si Boy upang itago si Mina sa locker at nagnakaw ng baril, ngunit naalala niya ang itinuro sa kanya ng shaman na siya mismo ang sandata. Handa na upang maghiganti, lumabas si Boy at nagsimulang makipaglaban sa mga sundalo ng mano-mano, gamit ang malalakas na suntok, kutsilyo, at ang sariling baril ng mga kaaway para patayin sila isa-isa. Habang nagpapaputok ang mga sundalo, gumamit siya ng katawan bilang kalasag at tinulungan siya ng isang alipin na tinatawag na Basho sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng baril, ngunit wala itong bala. Pagkatapos kumuha ng mas maayos na baril mula sa katawan, binaril ni Boy ang ilang sundalo at tumakbo para magtago kasama si Basho, na nag-alok na tutulungan siyang patayin si Hilda kung palalayain siya ni Boy mula sa kadena. Binaril ni Boy ang kadena para maputol ito, pagkatapos ay bumalik siya sa laban, pumatay ng mas maraming sundalo habang si Basho ay nagtago sa likod ng kariton. Isa-isa niyang tinalo ang bawat kaaway sa ilalim ng kamanghamanghang kakayahan ni Boy, ngunit may isang sundalo na tumangging mamatay. Patuloy na nilabanan siya ni Boy at kalaunan ay naipasok ang kamay nito sa isang makina para pigilan siya sa paggalaw. Gayunpaman, mas pinili ng sundalo na maputol ang kanyang kamay at muling nilabanan si Boy. Sa pagkakataong ito ay pinutol ni Boy ang kanyang mga paa upang tuluyan na siyang pigilan. Ipinagdiwang ni Basho ang kanilang pagkapanalo ngunit bigla silang pinaputukan ni Glenn. Hindi tumama ang bala at bumaril pabalik si Basho, at tinamaan siya sa binti. Naghanda si Boy na patayin si Glenn, ngunit pinaalalahanan siya ni Basho na magagamit nila siya para sa impormasyon. Pinilit nilang magsalita si Glenn at ipinaliwanag na nagdaraos ng party si Hilda sa kanyang mansyon bawat taon bago ang The Culling. Nag-alok din siya na tutulungan sila, gayunpaman, ibinagsak ni Basho ang isang mabigat na bagay sa ulo ni Glenn upang patayin siya. Umalis ang dalawa sa bodega at napansin ni Boy ang isang anino na nagmamasid mula sa malayo. Dinala siya ni Basho sa lihim na lokasyon ng rebelde, para lamang makitang wala itong laman. Biglang lumitaw si Benny na nakatutok ang baril kay Boy, ngunit ibinabari ng kanyang sandata nang banggitin ni Basho na si Boy ay nasa kanilang panig. Ipinaliwanag ni Benny na dumating ang mga sundalo para sa mga rebelde at pinatay ang lahat maliban sa kanya. Dahil kakaiba ang wika ni Benny, nahirapan si Boy na basahin ang paggalaw ng kanyang labi. Nalaman ni Basho na patay na rin ang kanyang kasintahan at umiyak, kaya inaliw siya ni Boy. Ang koponan ay gumawa ng plano upang makalusot sa party ngunit si Boy ay patuloy na ginagambala ng hindi totoong mina at ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Nasa kanya pa rin ang drawing na ginawa ni Mina noong bata pa siya. Nang ipaliwanag ni Basho at Benny kay Boy ang huling plano, hindi niya ito naintindihan, ngunit tumango siya dahil sinabihan siya ni Mina. Pagkatapos kumuha ng ilang armas, pumalis sila sakay ng van at nakarating sa mansyon. Itinumba nila ang ilang gwardya at maging ang chef, at ginamit ni Boy ang uniforme nito para makapasok sa party. Hindi alam ni Boy kung ano ang dapat gawin bilang isang chef at awkward na naglalakad sa bahay hanggang sa nakakita siya ng mga macarons na hindi pa niya natikman noon. Mabuti na lang at nakita siya ni Basho na nakasuot ng uniforme ng gwardya at pinaalalahanan siyang bumalik sa trabaho. Nang makita si Hilda sa malapit, si Boy ay nagutom sa paghihiganti at nagpas siyang kumilos ng seryoso. Pumunta siya sa kusina at hinubad ang uniforme, kaya nilabanan siya ng ibang mga trabahador. Gamit ang cheese grater, pinilas ni Boy ang kanilang balat sa kakilakilabot na paraan para patayin sila. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at pumunta sa dining hall, kung saan hiniwan niya ang lalamunan ng isang gwardya bago tumalon sa taong nasa hapagkainan, at pinugutan siya ng ulo. Ipinagdiwang ni Boy ang pagpatay kay Hilda,
ngunit nang tingnan ito ay natuklasan na maling tao ito. Biglang nagpakita si Gideon kasama ang grupo ng mga gwardya at ipinaliwanag na ang mga tao sa hapagkainan ay mga artista, dahil taon-taon ay inaasahan nilang may sasalakay na hangal na rebelde. Sinunggaban ni Boy si Gideon para i-hostage siya gamit ang kanyang baril, ngunit sa kasamaang palad, hinampas siya ni June 27 mula sa likod at hindi niya sinasadyang napalaya si Gideon. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni June 27 at Boy habang nagpapalitan ng suntok sa buong silid, ginagamit ang anumang bagay na maabot ng kanilang mga kamay. Habang papalabas sila ng dining room, nakagawa ng mahusay na galaw si Boy at natanggal ang helmet ni June 27. Lumitaw si Mina at sinabing maganda ang babae, na nakagambala kay Boy. Nagbigay ito ng pagkakataon kay June 27 upang itulak siya sa railing at nawalan ng malay. Habang walang malay si Boy, nagsimula siyang magkaroon ng bangungot tungkol sa nakaraan, ang pagpatay sa kanyang ina at kapatid na babae, ang pamahalaang pumutol sa kanyang dila, at pagbitin sa isang puno. Naaalala niya na iniligtas siya ng shaman at dinala siya sa gubat, handang sanayin siya para sa paghihiganti. Nang magising si Boy, nakatali siya sa upuan at sinuntok siya ni June 27 habang tinatanong siya kung saan mahahanap ang shaman. Binigkas ni Boy ang F-word sa kanya, dahilan para ihagis nito ang isang palakol na napakalapit sa kanyang ulo. Pinaalis siya ni Gideon dahil siya ang papalit sa kanya, ngunit bigla na lang nitong ipinahayag na pagod na siya sa lahat ng pagpapahirap at sa calling. Nag-alok siya ng sigarilyo na kinain lang ni Boy habang ipinapaliwanag niya na si Hilda ay isang harang ng kanyang dating sarili dahil siya ay gumugol ng ilang taon sa bunker na naging masyadong paranoid at mamamatay tao. Alam ni Gideon na hindi na mga kaaway ang pinapatay nila kundi mga inosenteng tao lamang. Nanumpa siyang kaya niyang tapusin ang lahat kung ibubunyag ni Boy ang shaman, ngunit tumanggi si Boy na makipagtulungan at sinaktan siya ni Gideon. Sa sandaling iyon ay dumating si Melanie at pininturahan ang mga lobby ni Boy habang ipinapahayag na siya ang magiging pangunahing bituin ng calling. Ilang sandali pa, nakatali si Boy sa studio at binigyan ng shock collar. Tinanong niya ang guni-guning Mina kung bakit hindi siya nito hinayaang patayin si June 27, ngunit hindi alam ng bata. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang palabas at lumabas si Hilda, ngunit sa halip na basahin ang teleprompter, nagsimula siyang magsalita ng malinaw na kabaliwan. Nang makakita siya ng anino sa madla, bumunot siya ng baril, kaya ipinadala ni Melanie ang mga gwardya upang kunin si Hilda. Sa sandaling iyon ay naalala ni Boy na nagtago si Gideon ng scalpel sa kanyang bulsa, kaya kinuha niya ito at sinimulan ang pagputol sa lubid. Samantala, inanunsyo ni Melanie na ang calling ngayong taon ay magkakaroon ng Winter Wonderland na tema na may mga serial mascots at demonic elf. Isang grupo ng mga taong nakabalat kayo ang lumabas at sinimulang patayin ang 12 kalahok sa iba't ibang kakilakilabot ngunit malikhaing paraan, at ang Peking Snow ay natakpan ng napakaraming dugo. Sinubukan ng isa sa mga mamamatay tao na salakayin si Boy, na ginamit lamang ang kanyang mga binti upang mapabagsak ang umaatake sa ilang segundo. Pagkatapos, sa wakas ay napalaya niya ang kanyang sarili at tumungo sa entablado, ngunit biglang ini-activate ni Melanie ang kanyang shock collar para itumba siya. Agad siyang binuhat ng 4 na duwende at hinawakan siya upang patayin siya ng Goatman. Gayunpaman, ginamit ng Goatman ang kanyang martilyo upang hampasin ang isang duwende. Halos hindi na nakapag-react ang ibang mga duwende bago agad din silang pinatay ng Goatman. Nang alisin niya ang ulo ng kambing, ito ay ipinahayag na si Basho. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Benny habang nagpapaputok at nataranta ang mga tao. Tinapos ni Melanie ang transmission habang nakangiti si Gideon. Habang ang mga tao ay tumatakbo palabas ng studio, patuloy na binabaril ni Benny ang sino mang kaaway na natitira at ipinaliwanag ni Basho kay Boy kung paano sila nakalusot, suot ang mga uniforme ng sundalo upang mahanap siya. Gayunpaman nang si Benny ang pumalit sa pagpapaliwanag, muling nahirapan si Boy na basahin ang paggalaw ng kanyang bibig at inilarawan ang nangyari na may mga nakakatawang detalye, tulad ng mga bulaklak at kakaibang hayop. Pagkatapos ay binigyan ni Benny si Boy ng brass knuckle gun na nagpapaputok ng mga bala sa tuwing susuntok siya ng tao. Ang tatlo ay bumalik sa pakikipaglaban, walang kahirap-hirap na pinapatay ang sino mang kaaway na naglalakas loob na labanan sila. Sa likod ng mga kamera, masasabi ni Melanie na si Gideon ang nagplano nito at tinutukan siya ng baril nang subukan niyang umalis. Nagpatuloy ang laban at nilabanan ni Boy ang isang mascot na serial pirate gamit ang knuckle, pati na rin ang isang carrot mula sa snowman.
Di nagtagal ay naubusan siya ng mga bala, ngunit hinagisan siya ni Benny ng isa pa at nireload niya ang knuckle para suntukin at barilin ang mukha ng pirata sa parehong oras. Sa sandaling iyon ay nakita ni Boy si Mina, na natatakot sa mga nakita. Sinubukan ni Melanie na gamitin ang pagkakataon na barilin siya, kaya hinarap siya ni Benny para iligtas siya at sa halip ay siya ang natamaan. Gumanti si Basho at nagtago si Melanie sa takot habang si Benny ay namatay sa mga bisig ni Boy, at may sinabing hindi maintindihan ni Boy. Pumuslit si Melanie sa paligid at binaril din si Basho bago muling sinubukang barilin si Boy. Tumakbo siya paakyat sa entablado at gumamit ng pineapple mascot bilang kalasag, pinagulong ito pababa para itumba si Melanie at mahuli siya. Itinali ni Boy si Melanie sa upuan at itinulak ang isang camera papunta sa kanya, na agad siyang pinatay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Basho, na buhay ngunit napakahina. Gusto pa rin niyang lumaban, kaya dumaan ang dalawa sa pasilyo at nakatagpo ng mas maraming gwardya. Habang nagsisimulang magka-problema sa paglalakad si Basho, patuloy na pinapatay ni Boy ang bawat tao sa kanyang daan habang ipinapaalala sa kanya ng kanyang mga alaala ang pagkamatay ng kanyang pamilya, na bumubuhay sa gutom niya sa paghihiganti. Makalipas ang ilang minuto ng karahasan, patay na ang lahat ng mga gwardya at lumabas si Boy para lang matuklasan na namatay si Basho mula sa kanyang pinsala. Sa malapit, nakita ni Boy si Gideon, na binaril din ni Melanie. Sa kanyang huling lakas, binigyan ni Gideon si Boy ng keycard para ma-access ang bunker ni Hilda. Nang handa na si Boy na patayin siya dahil sa awa, lumitaw ang guni-guning Mina at pinigilan siya. Sa wakas ay sinabi ni Boy sa guni-guning Mina na patay na siya at hindi niya siya kailangan. Nawala ang halusinasyon at pinatay ni Boy si Gideon. Sumunod, sumakay si Boy sa elevator at lumabas si Hilda sa screen na nagsabing mamamatay siya para sa walang kabuluhan. Ipinakita ni Boy ang drawing ni Mina para sabihing ginagawa niya ito para sa kanya, dahilan para putulin ni Hilda ang tawag. Dinala siya ng elevator sa bunker at nang bumukas ang mga pinto, hindi siya pinaputukan ng mga bantay. Dinala ni June 27 si Boy sa pangunahing silid, kung saan nakita niya ang ilang mga painting ng pamilya na kinabibilangan nila ni Mina noong bata pa sila. Nagmamadaling niyakap siya ni Hilda at humingi ng paumanhin na hindi siya nakilala kaagad, ibinunyag ang nakakagulat na katotohanan, sina Boy at Mina ay kanyang mga anak. Habang ipinapaliwanag niya ang nangyari, naalala ni Boy ang katotohanan. Siya ay nasa kolong ngunit hindi bilang isang biktima, siya ay naging isang kalahok. Ang mga tunay na biktima ay ang Shaman, ang anak nito, isang babae na inakala ni Boy na tunay niyang ina at anak na babae. Pinilit ni Hilda si Boy na magpaputok ng baril upang patayin sila, ngunit nagawa lamang ni Boy na patayin ang bata at ang babae bago nagkaroon ng breakdown. Bumaril siya kung saan-saan at ang lahat ay nagpanik, na nagpahintulot sa Shaman na tumakas. Binalot ng konsensya, tumakbo si Boy sa gubat para umiyak mag-isa. Natagpuan siya ng Shaman at sinimulan siyang sakalin, ngunit tumigil siya nang magkaroon siya ng ideya, kinidnap niya ang bata, at pagkatapos ay sinimulan niya itong i-brainwash upang baguhin ang kanyang mga alaala. Sinaktan din niya si Boy, kinumbinsi siya na ang gobyerno ang nanakit sa kanya. Pinutol ng Shaman ang dila ni Boy at sinunog ang kanyang mga tainga para mas makontrol siya. Bumalik sa kasalukuyan, tinapos ni Hilda ang kwento sa pagsasabing pinatay ni Boy ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Ibinunyag din niya na si June 27 si Mina. Habang napaluhod si Boy sa gulat, humingi si Hilda ng patunay na nandoon pa rin ang kanyang anak at sinampal si Boy nang hindi siya tumugon. Napagpasyahan niyang hindi na ito ang kanyang anak, kaya inutusan niya si Mina na patayin siya. Sa paniniwalang hindi na ito ang kanyang kapatid, sinimulan ni Mina na bugbugin si Boy at inilabas ang palakol para patayin siya, ngunit natigilan siya nang itaas ni Boy ang kanyang kamay. Naaalala ang araw na kasama ang rebulto, tumalikod si Mina at sa halip ay pinatay ang kanyang ina. Ang isa pang miyembro ng pamilya ay nag-activate ng alarma at ang magkapatid ay tumakbo upang magtago habang nagpapaputok ang mga sundalo. Nagnakaw sila ng ilang mga nakatagong armas at tumakbo sa pasilyo, kung saan sinimulan nilang labanan ang lahat ng mga paparating na sundalo. Magkasama silang gumawa ng isang kahanga-hangang koponan at madaling pinapatay ang sinumang tao na maglakas loob na sumalungat sa kanila. Biglang dumating ang tatlong gwardya na may dalang mabibigat na armas at nasugatan si Mina. Sa kabutihang palad, ligtas siya at nakipagtulungan muli kay Boy upang hawakan ang isa pang sundalo na ginamit nila bilang kalasag sa pagtakbo sa pasilyo.
naabot nila ang lalaki na may dalang Gatling gun na hinila pababa ni Mina habang ginamit naman ni Boy ang kanyang armas para patayin siya. Habang dumarating ang maraming sundalo, tumakbo ang magkapatid sa elevator upang makatakas. Ipinaliwanag niya na hinahanap siya ni Mina sa lahat ng panahon na ito at pinapatay lamang niya ang mga tao dahil akala niya ay sinaktan siya ng mga ito. Biglang lumapag ang elevator sa ibang palapag at nang bumukas ang pinto, nakita nila ang shaman. Gamit ang sign language, sinabihan ng shaman si Boy na patayin si Mina dahil bahagi rin siya ng masamang pamilya, ngunit tumanggi si Boy. Mabilis na inatake ni Mina ang shaman at natamaan siya ng ilang beses, ngunit madali siya nitong nadaig. Nang papatayin na siya ng shaman, inatake siya ni Boy para mabitawan siya. Pagkatapos ay magkasamang sinalakay ng magkapatid ang shaman, gayunpaman, ang shaman ay napakabilis at umaatake sa lahat ng uri ng maruming paraan na nagbigay sa magkapatid ng matinding pinsala. Pina-headbutt din niya si Mina para sirain ang kanyang helmet at sinaktan siya ng matulis na bagay na nagpadugo sa kanya ng husto. Ngayon ay kailangang labanan ni Boy ang shaman ng mag-isa at pagkatapos ng ilang galaw, ninakaw niya ang kwintas ng lalaki para hiwain siya ng maraming beses gamit ito. Nang ihagis niya ang shaman sa paligid ng silid, hindi niya sinasadyang nalaglag ang kwintas at kinuha ito ng shaman para hiwain ang binti at braso ni Boy. Hinawakan ni Boy ang mga kamay ng shaman at sa tulong ng isang pangitain ng kanyang nakababatang sarili, itinulak niya pababa ang kwintas upang tuluyang patayin ang kanyang tagapagturo. Matapos sumigaw sa pisikal at emosyonal na sakit, sinuri ni Boy si Mina at kinumpirma na siya ay buhay pa. Gusto niyang tumakas si Boy, ngunit inalalayan siya nito at sabay silang umalis habang inaalala ni Boy ang mga araw na magkasama sila sa arcade, na binanggit na mas mabuting mayroong ikalawang manlalaro. Maya-maya, nasa isang abandonadong gusali ang magkapatid na kumakain ng cereal tulad ng dati. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.